Clay Thompson feeling it a bit right now. Knocks down another three. His fourth. Dahilan kung bakit tambak ang inabot ng Lakers sa Game 2 versus Warriors, yan ang ating pag-uusapan. So sa Game 2 ay nahalata naman po siguro nating lahat ang game plan ng Los Angeles Lakers, mga kaibigan, na kung saan dinodouble nila si Stephen Curry. Sabi pa ng iila noon ay na-lockdown raw ni Vanderbilt si Steph, ngunit bakit ito ang ginagawa ng Lakers ngayon? Ibig sabihin hindi talaga kaya pag-isa lang ang bantay kay Curry. Halata naman sa ginawa ng Lakers sa Game 2 na ito ay nagresulta ng kanilang pagkatalo dahil wasak na wasak ang kanilang depensa talaga sa totoo lang. Dahil kay Steph lang sila nakatuon. Para sa akin dito masusukat ang galing ni Darvin Ham kung anong adjustment ang kanyang gagawin sa kanilang mga natitira pang mga game. Gaya ng palaging sinasabi natin, itong si Anthony Davis lang talaga ang scoring machine na ginagamit ng Lakers ngayon. Pansin niyo naman siguro ang paulit-ulit na play nilang ginagawa na halayup dunk kay Davis o di kaya kay LeBron. Kahit na sino siguro ay madali lang mapapansin yon. At ang hindi alam ng Lakers ay ang isa sa adjustment rin na ginawa ni Steve Kerr at ng Warriors ay hindi na gaanong pinagsasabay si Poole at Stephen Curry sa loob ng court. Iba pa rin talaga ang may mataas na panahong magkakasama sa iisang kupunan. Mayroong matinding team chemistry ang Golden State Warriors na wala sa Los Angeles Lakers, mga kaibigan, dahil nabuo lang ang grupo noong nangyaring trade. Actually magagaling naman, walang duda ang mga player ng Lakers ngayon. Nakadepende lang talaga sa paggamit ng coach, kumbaga balanse sa paggamit ng mga player. Bench nila Roy Hachimura, Schroeder, Malik Beasley, parehong mga dominante ang mga yan at marami pa. Malakas ang Lakers, nakadepende lang siguro sa coach yan. Hindi natin sinasabing mahinang coach si Darvin Ham. Siguro magkaibang magkaiba lang sila ni Steve Kerr. Kayo mga kaibigan, anong masasabi nyo dito? I-comment lang po yan si Babatakin kung babasahin yan. Maraming salamat po.